Good morning po. Ito muli ang inyong kapitbahay na pintor, si Jose Valerio. Ang ating pong ito tutorial ngayon ay Alocasia plant. Isa po itong halaman na malaki. Lumalaki po ito ng mas mataas pa sa tao. Kung tawagin po siya, ang dahon nito ay elephant ear. Ang una po natin gagawin ay gagawa tayo ng study drawing ng dahon. Sige, magsisimula na po tayo. Kukunin ko lang po yung mga gamit sa pag-drawing. Ito po yung lapis na gagamitin natin. No? Ito po ay mga lead pencil. No? Ang gagamitin po natin yung 6B at saka 8B. Ito po yung partial review lang po ang gagawin natin dito. Sarado ko lang po yung dalawang lapis na gagamitin natin na lap na lead. Ito po ay 6B. Pareho po siyang 6B. Gagamitin po natin pang drawing, study drawing. Magsisimula na po tayo. Papakita ko lang po yung ating tutorial ngayon. Ano? Ito po yung leaves ng Alocasia leaves, no? Ito po ang ating gagawing study, no? Yung study po ng leaves na may tonal value. Magsisimula na po tayo. Okay, dudrawing muna po natin. Perspective drawing po ito ng leaves, no? Ito po ay hugis dahon. Hugis puso po. Sorry. Yan po. Ang ipapakita po natin dito sa study drawing nito, yung light and shadow. Yung pong tinatawag ng gradation po ng tonal value sa black and white. Papakita po natin yan. Ito po yung top view ng dahon. Kasi wala naman itong side view. So, gagawin natin yung side view. Ito po ang side view. Ngayon, makikita po natin dito na may alon-alon yung mga yung dahon. So, ito po yung gitna ng dahon. Yan. May mga alon-alon po yan. Yan. May alon-alon po yan. Ngayon, yung pong alon-alon, may light tayo. Ito po yung tama ng liwanag. No light. Ito po. Yung po ang tama ng liwanag. So, itong area pong ito, dito ang mga tama ng light. Yan. Yan po. Yan po ang tama ng light. Ngayon, sa likod nito, ito na po yung dark area. Yan ang dark area. Yan. Okay. Yan po. Ngayon, gagawin po natin dito. Lalagyan na po natin ng parang may vein din yung yung dahon . Ayan, may mga ganyan po. Mabilis lang po ito. Okay, ito lang po yung mabilis na pagdodrawing natin, quick sketch kung tawagin. Ito po yung bagsak ng liwanag, no? Light po ito, light. No. Ito naman po yung dark area. Dark po ito, no? Dark. May iba't ibang po ito, gradation ng dark. Iba't iba yan. Ayan. Hindi pa natin maipakita yung shadow niya. Kasi ito po ay quick sketch. Basta tandaan nyo, yung puting ito po yung light area. Dito naman po sa kabila ay ganun din. Ito yung light area. Ayan. Ito rin po yung dark area. Ganito po yan ang prinsipyo nito. Yung mga alon-alon na yun, pero ito kasi ay drawing lang. Ganito po yan, parang pahina po ng libro. Ayan, pahina ng libro. Ito po yung dahon. Dahon. Nandito po yung liwanag, light. Ito po yung tinamaan, normal. Nandito po yung dark area. Ito po yung dark. Oh. Yung shadow, paano po
paano ginagamit ang shadow? Ito po, so ito po si dark area, no, maram, ano ito, stages po itong dark, iba't ibang intensity po ng dark yan. Ang shadow po, kung may katabi siyang object o flat siya, tulad yan dito, ang light ng dito, ito po ay papel o kaya yung katabing ano, dito po ang dark niyan. Yan, para lumabas yan. Yan, yan po ang dark niya, yung shadow niya. Yan po ang shadow. Ngayon, yung shadow niyan, meron din dito siguro. Yeah, meron din diyan. Hindi ko na po maipakita dahil quick sketch lang po ito. Yan. Mabilis lang po yan. Yan. Yan po ang mga shadow. So, ito po ang shadow natin. Ito yung dark area. Iba't ibang ano po ito, no? Iba't ibang yung ano ba tawag yung darkness. Ang dark na iba-iba po yan. Iba po. Okay? Ganito po yung kanyang prinsipyo. Side ng leaves. Ito po yung top, no, top ng dahon. Ngayon, gagawin po natin yung ano nito, yung color naman, no, yung kulay. Yung mga ginamit natin doon, no, na in-apply natin sa magkukulay na po tayo sa ano, sa botanical tutorial ng leaves ng alocasia. Doon na po tayo. Ito po yung ating pagsaswatch, no. Pagtutukoy po doon sa kulay, no. Ito po yung ginawa kong mga ano ba rito, cubes, no. Nilinyahan ko po ito ng dark kasi dyan po natin madi-determine kung yung kulay ay transparent, semi-transparent, semi-opaque o opaque. Atin pong susubukan. Magsimula po tayo sa yellow-green, no. Yung ito po yung mga kulay na ginamit natin dun sa dahon. Ito po. Ito po yung permanent green. Medyo to, ano to? Warm green po ito. Tingnan natin ang katangian ng green nito. Kung transparent o ito o opaque. Sumunod naman po ang emerald green. Sunod po natin yung sap green. Sap green. Yan po ang sap green. Sunod po natin ay olive green. Viridian U. Yeah, Viridian U. Oh, okay. Mm-hmm. Mas dark siya. Oh, dark. Ito naman, chrome green. Chrome green. The blue is na green siya. Hooker's green. Ito, hooker's green to. Ito, isa kasi yung ito, yes. Itong hooker's green yan. Ito po yung green yan. Okay.
Okay. Yung rose sienna. Ito yung rose sienna. Roander pala. Roander. Roander. Burn sienna. Burn sienna. Warm test. Warm brown. Brown. Ito po yung dark brown. Dark brown. Ito po yung vine dark. Ano? Vine black. Dark brown. At saka po itong Payne's Gray. Ayan, Payne's Gray. Ayan. Ooh. Wow. Upik siya. Matindi siya. Oo. Ngayon, susuriin po natin yung mga kulay, no? Mukhang itong yellow green, medyo transparent po siya. Transparent, transparent. Oh, transparent, transparent. Pero itong isa, itong ba... Viridian U, medyo semi-transparent po siya. Ito rin po, itong mga semi-transparent. Tapos dito na po tayo sa brown, mga parang semi-transparent po siya, no? Malapit na siya sa semi-opaque. Opo. Ngayon, dahil po kasi may limitasyon itong papel na to, hindi ko maipakita yung gradation niya at kung paano ito kumakalat sa papel, no? Yung saturation ng kulay. Ayan, lalong magiging dark. Ito po ang mangyayari pag ito ay tinone down nyo na, no? Yung pinalablon nyo. Ayan, yan po. Ayan ang mga kulay na lalabas dun sa inyong painting. Ito po. Yan po ang gagamitin natin kulay dun sa ating gagawing leaves. Ano po ang rule nitong amber? Ito po yung pwede natin gamitin na pampatamis sa mga green. Usually po kasi ang mga green ay maaasim. Maaasim po talaga sila lahat. Green eh. Ngayon, tatamis po siya. Ayan, tulad dito, olive green, matamis po yan. Hinaluan niya ng ibang kulay. Dahil lang dito po sa superior watercolor, hindi po nila inilagay yung content ng kulay ng olive green. May, kasi yung iba pong mga brand, sinasama po yung kombinasyon ng kulay niyo para na-produce nila yung ganung klase ng kulay. Ngayon, ito naman pong Payne's Gray. Ito po yung pampatingkad ng kulay. Kung gusto natin patingkarin itong Hooker's Green, haluan lang natin ng konti nito. Burnt Amber. Yan. Ito na po ngayon yung ating swatching. Ano lang po ito, partial swatching po ng Superior Watercolor. Okay na? Okay na po? Okay, magsisimula na po tayo doon sa actual po na dahon na ating gagawin.
Pagkatapos na naman po tayo ng isang tutorial, ang Alocasia Leaf. Kung nagustuhan niyo po ang tutorial na ito, pakilike lang po, share, and subscribe. Ang inyo pong kapitbahay na pintor, Jose Valerio. Hanggang sa muli po, magkita-kita tayo. Marami pong salamat.